na nga, ano yung naging role ni Jomarie sa pagpapalaki kay Andre? Nung nag-decide kami, Jolina, na tigilan na namin kung ano yung personal issues namin sa isa't isa, na iset aside namin kung ano man yung samaan ng loob namin, I spoke to him, I sat down with him, and I told him, hey, gawin natin itong parang business deal. Total, hindi naman tayo naging okay personal natin, hindi tayo naging okay as ano, pero bakit hindi natin karirin na maging best of parents individually kay Andre? Total, ang ending naman nito, ang mag-benefit nito is si Andre. So if we can't be together, then let's be the best of parents na lang to Andre. Then he said, yeah, I believe so. So that's why now we have come, we've reached that point that we are all so okay, so open to each other, to a point that I know who he's going out with and he's happy who I'm going out with. And ang common ground namin dito, si Andre, is mapabuti at mapaayos lalo ang buhay niya. Gusto ko ikwento maging magandang buhay. Oh. Yes! Perfect! Miss Ice, gusto ko ikwento mo yung experience mo daw nung 4 years old si Andre. Oh, yeah. Kasi parang nakakatouch yung kwento na yan. There was one Sunday, I was driving with Andre. And then sabi niya, Ma'am, kamusta ka na? Ko, okay ako. Yeah, okay ako. Sabi niya, Ma'am, you're not okay. Ha? Huh? Okay ako. Pero yung luha ko, pinipigilan ko na tumaas, di ba? Nasa leeg na dito na yung luha. Okay ako. Ganon. So sabi niya, Ma'am, it's okay not to be okay. So sabi ko, okay, anak, aaminin ko na sa'yo, hindi kami okay ng dad mo. Maghihiwalay na kami. So sabi niya, alam ko, I know that, Ma'am. I know that you and dad are not okay. I'd rather na matanggap ko na hindi na lang kayo magkasama than makita ko kayo mag-aaway. I want you to be happy, Mama. I love you. So, he said that. Tapos? Yeah, tapos meron siyang inon sa... Tapos, pinlay niya yung ano, yung song ng Fra Lipo Lipi, Later. Pag-play niya nun, wala na, wasak na ako. Sabi ko, alam niya. Kasi 4 years old. Mm, 4 years isipin old mo yung parang... 4 years old. And... wala akong sinasabi sa kanya. Aww. Yung, anak, ano to? Wala akong sinasabi sa iyo. Bakit alam mo? Kaya yun yung naging lesson ko na do not underestimate your children. If there's one person that you should be honest to, it's your kids. Ay, grabe. Parang nagka-crack na rin yung boses. Pati yung mukha ko, nag-crack na rin. Kasi parang paiyak na din ako.